Grabe yung pinapakita nila ng mga accessory pagdating sa drone. Ang tanong, sa dinami-dami, ano ba talaga ang dapat na meron ka? So, ito lang dalawa. Kapag meron ka nito, tapos nagpa-fly ka ng drone kahit nasaan, I'd recommend these two accessories. Dapat meron ka nito. So, nakita nyo naman, safe na safe yung propeller natin. So, this is one of the must-have talaga. O, diba? Safe yung propeller mo kapag nagta-travel ka. Nabili ko siya dati, 100 plus, 120, tapos nag-shipping fee ng 50 pesos, so that's it. Second accessory na talagang dapat nasa arsenal mo, you really need this one. Pagkabili ko nito, syempre on duty ako, si Ermats yung naka-receive, nagalit siya kasi daw, 600 pesos, tapos eto. So, you need this one in comparison na halimbawa, bibili ka ng landing pad. Okay naman yung landing pad, pero I'd choose this one over a landing pad. So, this one, ganito siya pagkabili mo. Fold mo lang siya. That's it. So, para siyang sa helicopter. And slide mo siya dito. Ganon. So, super safe din siya kapag nasa lupa. Nakita nyo naman ang distance. Ganon. And this one kasi magaan siya in comparison sa landing pad na malaki. So, ako mahilig ako sa pagpapalipad gamit yung kamay. Tapos, naglaland siya sa kamay din. So, malayo siya sa kamay. Kita nyo naman yung distance niya sa kamay. Dito tayo. Yan. So, safe na safe siya magland sa kamay mo. Kasi ako mahilig ako magpalipad gamit yung kamay. At naglalanding din sa kamay. So, it's safer this way. Number one kasi nakalaban mo is yung lupa, tapos may mga buhangin na maliliit na pwedeng pumasok sa drone mo. So you need this one. Ito siya kapag wala yung pad, so napakalapit. And with the pad, may distance na siya. So nakita naman yung distance niya, diba? So, yan yung dalawa na kailangan na nasa arsenal mo. Shoutout sa idol ko na si User ZM at saka kay Jazz or JAZZ. Thank you for watching, mga idol. Sige, relax muna tayo. God bless sa iyo at sa family mo. Bye-bye.